Welcome back to my channel. Ngayon naman po ay isi-share ko po sa inyo kung paano po ako gumagawa ng braso de Mercedes. So napakadali lang pong gawin nito. Ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano ko po siya ginagawa. So sana po magustuhan niyo po ang video na ito. Okay, so ang kailangan po natin dito ay syempre egg white. And then syempre yung egg yolk ng egg white. And then 400 grams ng sugar and 1/4 teaspoon ng cream of tartar. And syempre kailangan natin dito ng mixer. So medyo malaki-laki yung ginamit ko po ditong mixer. So ano po natin gagawin ay ibibit natin or imi-mixer natin kasama ang cream of tartar and 400 grams ng white sugar. So talagang sinasabay ko na po talaga siya yung asukal kapag nagbibit or nagmi-mixer po ako ng egg white kapag gumagawa ako ng roll ng braso de Mercedes. So ibibit natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung tamang consistency, yung stiff peak po na texture ng ating meringue. So and then gagamit po tayo ng pan. So ganito lang po dapat lang kakapal. Pwede naman pong medyo mas manipis pa dito ng konti, okay lang. Basta may brown paper po kayo na parang pinakabakod nito. Alright, so papahiran ko lang po ito ng shortening or vegetable lard para mamaya hindi po tayo mahirapan sa pagtanggal ng ating cake. And since po wala po akong wax paper, so ang gagamitin na lang po natin dito mga kasosyo ay kung ano yung meron tayo. So ito po yung pambalot namin ng pandesal, brown paper. Ginupit ko lang po ito ayon sa kailangan ko lang or tama lang para sa gagamitin natin. Okay, so kailangan po may bakod sa gilid ang ating pan para kapag medyo umalsa po siya, yun ang pinakabakod niya, hindi siya aapaw. O diba, ang dali lang. So ilalagay na po natin dito ang ating meringue. So para hindi po kayo mahirapan maglagay, so gradually nyo lang po ito ilagay, pa konti-konti. And spread nyo po ito. Siyempre, make sure po na pantay po yung mga gilid, yung gitna, para pantay din po ang inyong braso de Mercedes. Yan. So, ganito lang po ang gagawin natin mga kasosyo hanggang sa mailagay na natin lahat ng pantay. So, ayan, nalagay na po natin lahat mga kasosyo, yung ating meringue. So, papantay lang po natin ito. And then gagamit po ako dito ng suklay. Ayan, hindi to literal na suklay, no. Nabili ko po ito sa supplier ng bakery supply ng 100 pesos. Pero bakal naman siya, matibay naman siya. Suklayin lang natin. Pwedeng pahaba, pwedeng pahalang, pwedeng patayo. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So ibibake po natin ito sa ganito lang kalakas na apoy. So ayan, nakasalang na po siya. And then ayan na siya. After 10 minutes, ayan na po siya. So, hindi po natin pwedeng i-bake ito ng malakas na apoy kasi may tendency na mag-crack po siya. Sana hindi ito mag-crack kasi medyo malakas ng konti. So, habang nakasalang ang ating meringue ay eto na. Gagawa naman tayo ng filling niya, yung palaman niya. So, ang gagawin ko ay magpapakulo muna tayo ng tubig. And then sa isang bowl ay ilalagay natin yung ating egg yolk, 14 large. Large po yung ginamit ko, so 14 pieces lang. So ang gagawin natin ay i-whisk lang natin ito. And then halo natin yung isang lata ng condensed milk. So ang ginamit ko po ay Jersey condensed milk. Kahit anong brand naman po pwede. So ihalo na po natin ito dito.
habang inaantay nating kumulo ang ating tubig. Kukulo na po ang ating tubig ay papatong na po natin ang ating bowl. So, ginagawa ko po ito. Ang tawag po dito ay double boiler. So, para po hindi po masunog yung ilalim. And then, yung apoy po neto ay tama lang. Hindi malakas, hindi naman mahina. Tama lang. So, haluin lang po natin ito. So, kapag na-reach po natin yung consistency na yan, kagaya po nito, ilagay na natin yung 50 grams ng butter. So, 1/4 bar po ito ng isang bar. So, 1/4. So, haluin lang natin ito hanggang sa matunaw siya at ma-reach natin yung ganitong consistency. Papatayin na natin ang ating apoy. So, patay na siya. Man, ito na nga po. Luto na ang ating cake. Ang ating meringue, naging ganito na siya. Sa OMG, nag-crack siya. Pero okay lang yan, mga kasosyo. Kasi medyo i-cool down natin ito ng konti. Babalik din naman niya. Mag-aano yan. Kumbaga, medyo bababa siya ng konti. So, huwag kayong mag-alala. Pag ganyan lang, okay lang yan. Medyo napalakas ng konti yung apoy natin. So, gamit tayo nito para mabilis ang pag-cool down niya. Hindi ko makita yung wire rack ko. Pasensya na. So, ito na lang gagamitin natin. Importante, may hangin na umaano sa ilalim. Nagpo-flow sa ilalim. So, mas mabilis siya mag-cool down. So, ayan. Nag-cool down na nga mga kasosyo. So, gagamit lang po ako dito ng katsa. So, nilabahan ko lang yung katsa. Katsa ng harina. So, ito lang po ang technique para hindi mahirap mag-roll. So, para hindi rin dumikit, ay maglalagay po ako ng powder sugar sa katsa para hindi po dumikit ang ating cake, of course. So, kailangan po medyo tuyo po yung cake natin at this moment, no? So, medyo nag-cool down ito ng konti. So, ayan, medyo mahirap. Pero, hindi naman. Kasi nilagyan natin ito ng lard kanina. So, ayan, ang moisture ilalim. So, normal po ito na ganito. Tanggalin lang natin ang brown paper. Medyo mahirap lang or medyo mabusisi lang mga kasosyo. Pero pag nagamay nyo na po yung paggawa nito, ay ba, sisiw na sisiw na. So, then, ilalagay na po natin ang ating filling. Filling. So, ayan. Mga kasosyo, hindi ko po siya ini-spread. Alam nyo kung bakit. Kasi kapag nag-spread po tayo, may tendency kasi na mabiyak siya or mapunit yung meringue natin. So, ganito lang. Usually, ganito na lang naman po talaga dahil nasa gitna naman po talaga yung palaman niya. So, ilagay natin ang pantay. Pantayin lang natin. Ayan. So, magtitira lang po tayo dito ng konti. Panlagay natin sa dulo-dulo. Kasi minsan yung dulo walang laman. Titira lang tayo. Ayan, pwede na to. Alright, so, eto na, mag-roll tayo. Pero, syempre, gamit tayo ng one roll na styro. Meron naman po niya itong half lang. So, ginamit natin one roll, isang buo. So, ganito lang, mga kasosyo. Sobrang dali lang. Ayan. So, hindi siya dumikit kasi may powdered sugar. Pero kung tuyo naman po yung braso nyo at sa tingin nyo hindi naman didikit, kaya huwag na kayo maglagay. Konting harina na lang. Pwede naman siguro kung wala kayong powdered sugar.
tatapyasin lang natin yung dulo na medyo hindi maganda kasi hindi siya pantay. Konti lang. Konting-konti lang. So, ito na yung natira natin kaninang filling. So, ito na yung ilalagay natin dito. Sa kabila, lalagyan din natin. Sobrang dali lang po talaga. So, linisin natin ng konti. May mga kalat-kalat. Okay, ito na po yung ating Brazo de Mercedes. So, syempre, titikman na po natin ito, mga kasosyo. Titingnan natin yung texture niya sa loob. So, ayan po. Medyo crunchy ng konti sa ibabaw. And then, pero malambot po yung loob niya. Oh, sarap. Yan, so ayan mga kasosyo, sana po nagustuhan nyo po ang video na ito. Sana po natutunan nyo po yung proseso ko po kung paano ko siya ginagawa. At kung nagustuhan nyo po ang video nito ay i-like nyo lang at syempre share nyo rin sa iba. So kapag paninda naman po ay hinihiwa ko lang po siya ng ganito. Binabalot ko siya ng plastic na ganito para kahit hawakan siya, may plastic pa rin. Hindi mo siya mahahawakan yung cake mismo dahil binalot ko siya ng plastic. So, handy pa rin po siya. So, binibenta ko po ito ng 35 pesos kada slice. At kung bago ka lang sa channel na ito or napadaan ka lang ay mag-subscribe ka, try mo lang. Baka magustuhan mo ang mga video ko. And hit the notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko. Alright. Okay. So, mga kasosyo, thank you for watching. Sana po nagustuhan nyo po ang video na ito. And good luck po sa paggawa nyo po ng Brazo de Mercedes na version nyo po.